Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang binunyag ni Abel Sanchez tungkol sa pagkatalo ni Triple G laban kay Canelo Alvarez. Ayon sa dating trainer ni Triple G na si Abel Sanchez, sinabi ang dahilan bakit natalo si Triple G pagdating sa rematch kay Canelo. Hindi daw kasi sinunod ni Triple G ang game plan na sinasabi ni Abel Sanchez. Kung mapapansin daw ang unang laban ni Triple G kay Canelo, talagang sumabay si Triple G, nagipagsabayan at naging agresibo. Ito daw ang game plan na gusto ni Abel Sanchez para hindi makaporma si Canelo. Maganda naman ang pinakita ni Triple G mga tol, pero naging tablang resulta sa unang laban. Sinabi ni Abel Sanchez, kahit tablang resulta, naniniwala pa rin na dapat panalo si Triple G. Pagdating naman sa pangalawang laban, nagbago na daw ang galawan ni Triple G. Hindi daw sinunod ni Triple G ang gusto ni Abel Sanchez. Dahil naging outboxer umano si Triple G, hindi daw gusto ni Abel Sanchez na maging outboxer si Triple G laban kay Canelo dahil hindi epektibo sa kanya. Ang sinasabi daw ni Abel Sanchez, huwag niya atrasan si Canelo at kailangan niya ito labanan ng harapan. Pero gusto daw kasi patunayan ni Golovkin na kaya rin niya maging outboxer. Pero hindi daw ito naging epektibo laban kay Canelo, kaya dismayado si Abel Sanchez sa naging performance ni Triple G. Kaya ito daw ang pinakamalaking pagkakamali ni Triple G, naging outboxer kay Canelo, binago ang estilo na isang knockout puncher. Akala daw ni Triple G mga tol, mananalo siya pagdating sa jab. Pero pagdating sa paningin ng judge, mas pinaboran si Canelo kaya binigay sa kanya ang panalo via majority decision. Kung matatandaan mga tol, taong 2019 naghiwalay si Abel Sanchez at si Triple G. Matagal magkasama mga tol, pero sa bandang huli naghiwalay din ng landas. Pero suportado pa rin ni Abel Sanchez si Triple G laban kay Murata sa April 9. Hindi daw makakapekto ang home advantage ni Murata dahil makukuha pa rin ni Triple G ang panalo. Kung manalo si Triple G kay Murata mga tol, isusunod niya si Canelo sa buwan ng September kaya magkakaalaman sa trilogy. Samantala naglabas naman ng bagong balita si Eddie Reynoso. Kung matatalo daw si Triple G laban kay Murata, hindi lalaban si Canelo sa kanya. Magbabago ng kalaban si Canelo, puntiriyang undisputed sa 175 pounds. May darating na laban si Arthur Beterbiev versus Smith, unification ng tatlong titulo. Kung sino daw ang mananalo, ito ang lalabanan ni Canelo para sa undisputed. Kailangan lang baklasin ni Canelo si Dimitri Bivol para maagaw ang Super WBA belt. Ito ang isang rekado para mapalaban sa undisputed ngayong taon. Kaya malaking legacy ito kay Canelo mga tol, maging undisputed sa dalawang division. Pero mahirap na misyon ang laban niya kay Dimitri Bivol. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.